kalalabas lang yung BIR form 2551M. Ah, hindi, mali. 2551Q. So, ang daming nagtatanong, 31,000 people yung o taxpayer, 31,000 taxpayer yung litong-lito kung paano gagamitin yon. So, itong video ito, i-discuss ko sa inyo yung frequently asked questions. At ipe-present ko sa inyo yung mismong form papaano pipilapan, ha? O wag kang aalis, ililipat ko lang para dun sa form na yon, okay? O, eto na. Ito yung BIR form ng 2551Q. Kanina ko lang nakita eh. So, paano ito pinipilapan? Okay. So, kung ang choice mo ay gross receipt tax o gross income taxation, itong nakikita mo ritong 8%, yan yung chechekan mo. Kung yan ang chechekan mo, mga kababayan, ang ilalagay mo sa number 14, total tax due, 0. So, number 15, 0. Number 16, 0. Number 17, 0. So, 18, 0. 19, 0. O, number 20, 0. Number 21, 0. Number 22, 0. Total penalty, 0. Total amount payable, 0. O, pag yung number 8, yung iyong pipiliin. Eh sir, hindi number 8 yung pipiliin ko. Dun ako sa graduated income tax. Chechekan mo ito. Okay. So, ang ilalagay mo dito sa number 14, pupunta ka sa schedule 1. O, ito yung schedule 1. Yan. Okay. So, ang ilalagay mo, alphanumeric tax code. Ayun, no? PT010. Persons exempt from VAT under section 109BB. Yun ang ilalagay mo rito. Okay? Taxable amount. Yung taxable amount na ilalagay mo dyan, eh yung sales mo mula January 1 hanggang March 31. O, sabihin natin, isang million yung taon na yon. Eh di 3 million, buwan na yon, ilalagay mo dyan 3 million. So dito, tax rate, ilalagay mo 0.3, ibig sabihin 3%. So kung 3 million yan, 3 million times 3%, lalagay mo rito ay, magkano? 90,000, diba? So yan. So total tax due, yon number 7. So number 2, ay wala namang ikaw ilalagay. Kaya lagay mo dito sa ATC, NA. Dito sa number 3, NA. Number 4, NA. Number 5, NA. Number 6, NA. Taxable amount, number 2, 0. Number 3, 0. Number 4, 0. Number 5, 0. Number 6, 0. Tax rate, lagay mo 0-0. Number 2, number 3, 0-0. Number 4, 0-0. Number 5, 0-0. Number 6, 0-0. Tax due, number 2, 0-0. Number 3, 0-0. Number 4, 0-0. Number 5, 0-0. Number 6, 0-0. Kaya total tax due, 90,000. Siyempre, 90 plus 0-0-0-0 equals 90,000. Yun ang ilalagay mo ngayon dito sa number 14. Number 15, wala ka namang creditable tax na 2307. Lalagay mo dyan, 0. Tax paid in previously, return previously filed. If this is an amended return, hindi naman to amended return. First time ka lang gagawa nito eh. So, ilalagay mo dyan, 0. Other tax credit payment. O, ito ngayon ang problema. Kung nagbayad ka nung January lang at wala kang binayarang 2551 o 0605, nung January, nagbayad ka ng 30,000 pero wala kang ginawa niya ng February at saka March, edi 30,000 ilalagay mo dito. So, ilalagay mo dito, specify January payment. Okay. So, kung nagbayad ka naman ng January at February, ilalagay mo dito, January and February, lalagay mo naman dito 60,000. O siyempre, kung January lang, 90,000 minus 30, lalabas dito is, total mo pala muna ito, lalabas dyan 30,000. So, yung number 14 minus number 18, lalabas dyan ay 60,000. So, 0, 0, 0 uli yung 20, 21, 22, total penalty 0,
Kaya 19 plus 0 equals 60,000. So kung nagbayad ka naman ng January at February, 60,000. So 90,000, ito yung 90,000 mo. 15 mo, 0 uli. Yung 16 mo, 0. Dito, 60,000. So total credit mo is 60,000. Kaya 90 minus 60, sa number 19, ilalagay mo 30,000. Yung 20 mo, 21 at 22, eh puro 0 din yan. So yung total penalty, 0. So 60,000 at 30,000 minus plus 0, 30,000 plus 0 equals 30,000. Yun yung babayaran mo. Eh sir, binayaran ko ng 0605 yung simula January ko, February at March. O di mo, walang yung mangyayari. 90,000 itong number 14 mo, yung 15 mo 0 uli, yung 16 mo 0, lalagay mo rito January, February, March, 90,000. Total credit number 18, 90,000. So 90,000 minus 90,000, tax due mo 0. So yung 20, 21, 22 mo uli ay puro 0, total penalty 0. So 0 plus 0 is 0. O di tapos. Ganun ho kasimple yung paggawa nito. Ah, last day nito ata ay ngayon. Salamat sa BIR at ngayon din to inilabas. Maraming hong salamat.